Sports Edition pickup na budget friendly. Madalang lang din ako makakita ng ganito sa daan. Kaya check na lang natin sa dealership. Dito sa Photon Bacolor na lang tayo magtitingin. 2024 Photon Thunder Sport 4x2 Automatic. Yung price, 1,385,000 pesos. Medyo malaki din yung discount. Nasa 200 plus. Naka-projector LED headlight. Pero yung turn signal, naka-ordinary bulb. May daytime running light, yung nakapaikot sa fog lamp. Para siyang BMW Angel Eyes. Pero ito, nasa fog lamp lang yung position. Yung front grille, okay lang naman yung design. Medyo malungkot lang siyang tignan. Siguro dahil round yung edge dito. Kaya parang sad face siyang tignan. May front skid plate or bash plate na rin. Kinatok ko na rin para ma-confirm na metal. Gloss gray yung side mirror cover. May fender flares na rin siya. May reflector din, parang yung sa Navara. Medyo makapal lang din yung fender flares dito sa Thunder Sport. Maganda yung design ng stock rims. Naka 265/60R18 highway terrain tires. Naka disc brake na rin sa front and rear. Okay din yung design ng key fob. Hindi siya yung sobrang liit. Wala nga lang siyang smart entry. Pero hindi naman big deal. Kahit ako, key fob pa rin yung ginagamit kong pang-unlock. Yung sidestep, medyo makitid siya. Parang sa Hilux lang, mahirap siyang tapakan. Check natin yung interior. Sa door panel, soft touch material yung ginamit. Naka-leather armrest, leather rin yung dito sa sidings. Very good si Photon, hindi siya nag-cost-cutting sa part na to. Naka-automatic na rin lahat ng windows. Okay lang din yung design ng steering wheel. Sporty yung dating, kasi may pagka-flat bottom yung shape. May paddle shifters, plastic yung material pero okay naman yung quality. Yung instrument cluster mixed ng analog gauge at digital screen. Maganda rin yung quality ng headlight at wiper stock. Hindi rin siya mukhang tinipid. Naka-push start-stop button. May footwell light. Hindi ko lang sure kung pwedeng palitan yung color. Pati na rin sa passenger side meron. Kahit yung front doors meron, useful na rin lalo na sa gabi. Naka 10.25-inch infotainment system. Pero wala siyang Android Auto or Apple CarPlay. May volume knob pero nandito sa baba. Naka single zone climate control lang tong Thunder Sport. Pero nagustuhan ko yung nilagay nila dito na toggle switch. Maporma siyang tignan. Mukha siyang naka dual zone climate control. Maganda yung gear shifter. Medyo humahawig siya sa Audi. Maganda yung hand position pag hawak mo na. Ergonomic yung feel niya. Sakto din yung posisyon ng shift lock sa thumb. Naka-electronic parking brake with auto hold. Soft touch material yung ginamit nila dito. Kaya para na rin siyang nipad. Dampen na rin yung glove box. Decent size yung center storage. May dalawang USB A port. Eto hindi ko sure kung para saan. Pagdating sa visibility, okay naman. Mataas yung ride height at kita mo yung hood. Hindi rin sobrang kapal ng A-pillar, kaya less blind spot. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Naka-power adjustment seat pala tong sa driver side. At maganda rin yung bolstering. Naka-leather seat tong Thunder Sport. Nakabalot nga lang ng plastic. Manual adjustment yung dito sa passenger seat. Check natin yung back seat. Sa door panel, same sa front door na soft touch material. Naka-leather armrest. Naka-leather din yung sidings. At yung automatic power window control. Nakaset na to sa driving position ko. Ganito yung legroom sa Thunder Sport. Okay naman yung legroom. Maluwag na rin. Okay din yung foot space. Makakapag-stretch ka. Medyo naka-expose lang tong seat rail. Pero hindi naman siya yung disturbing. Okay pa rin yung foot space. Hindi rin sobrang taas ng center tunnel. Pagdating sa headroom, okay yung space. Maluwag siya. Maganda rin yung seating position. Hindi siya sobrang upright or 90 degrees. Wala nga lang siyang grab handle dito sa B-pillar. Pero may grab handle na retractable naman. Wala siyang rear AC vent. Ang meron lang, storage at USB port. May kasamang roll bar na tong Thunder Sport. Pero dahil sa position ng third brake light, mas mataas yung roll bar kesa sa roof ng pickup. Para sa akin, medyo hindi siya magandang tignan. Mas maganda kung pantay lang siya sa roof. Naka-spray-on bed liner tong Thunder Sport. Hindi ko sure kung mas maganda ba to or yung conventional na bed liner. Pero kung ako yung papipiliin, dun na lang ako sa plastic bed liner. Kung masira man, madali lang siyang palitan. Etong spray-on, baka kasi mahirap pa siyang bakbakin. Medyo mababaw nga lang yung track bed ng Thunder Sport. Madali lang abutin yung flooring. May kasama ding malaking plastic trim yung tailgate. Sa opinion ko lang, mas prefer ko yung sticker compare sa ganito. May reverse camera. Wala siyang tailgate assist, pero hindi siya sobrang bigat. May reverse parking sensor na rin. Yung kasamang spare tire, naka-stock rims na rin. Naka-leaf spring suspension. Hindi ko na siya na-test drive kasi na-late na ako nang dating. Naka 2 liter turbo diesel engine. Baka magpasked na lang ako ng test drive next time. Hindi talaga nag-cost cutting si Photon. May hood strut na tong Thunder Sport.
Kung hindi ako nagkakamali, ito yung air intake. Maganda yung position kasi nasa taas. Pagdating sa design or styling, okay naman siya. Medyo hindi ko lang gusto yung red lettering. Baka lang mas bagay yung gloss black or matte black. Sa biglang tingin, medyo may kahawig siya. Palike na lang and subscribe. Paalam.